May dumating po tayong package. Buksan natin. Sample. Sample na nakasulat eh. Sample na sample yung package. Ayun. Anak ni Geyser. Geyser. Mas maliit siya, slim. Ayan. Slim type. Airflow dito naman sa harap ngayon. Tara, i-review natin. Subukan po natin itong bagong dating na Geyser S. So, ito yung Geyser noon. May dumating na S. So, yan yung ibig sabihin ng S, small. Built-in battery po siya. Subukan ko ngayon, then after a week, ipopost po natin yung review. Ito yung airflow. Pipihit ng airflow. Ayun, slide. Slide po siya. Itong kasamang OCC niya is ano, 0.25. 0.23 po itong isa. 0.25 naman to. Dito tayo magpra-prime. Tignan natin, subukan natin. Freebase pa rin tayo magte-test. Mas marami pa rin gumagamit ng freebase. Actually, sa kahit sa States yata, yung mga nag-salt dati, ngayon parang bumabalik na yata sa freebase eh. Nakikita ko lang sa mga reviewers sa US. Kahit mga pad nila, detachable yung grip tip. Yan tinanggal ko ulit para mag-kasha tong bote natin. Dami rin nakakarga nito ah. Ano ba yan? Ito yung rubber. Rubber niya. Sealed. Tignan din natin kung may leak. Pintayin mo natin. Aba, drip tip niya yata. 510 na rin ah. Ito kasing Geyser, hindi pa 510 to. Pero ito mukhang 510 na. Hintayin muna natin, sandali. Tignan natin kung may bubbles pa. Mukhang wala na. Doon kasi yung indication ko kapag may bubbles, nag-absorb pa talaga. Kung wala na, ibig sabihin, okay na. Naka-off yung airflow. Sa baba yung hangin. Ayan o. Pag pinihit mo sa taas, walang butas. Tara, try natin. 1, 2, 3, 4, 5. Sana may charge. 5 to 50 watts. Nababasa naman yung coil dito is 0.28. Try natin. Mag 20 watts muna tayo. Baka safe para hindi masunog yung cotton. Medyo pa. Pasignan natin yung full review nito. I-edit ko na lang tong video na to. Dudugtong ko sa nagiging latest. Patignan natin overall kung panggamit na matagal para makita natin kung okay. So dapat gawin ng mga ibang ano, kahit maliit po siya, maganda yung LCD. Ayan na, lumalabas na yung lasa. Dagdagan natin, 45.
Hanggang 50 watts naman sa ganito. Ang lakas. In a compact form yung OCC niya. 0.25. Tapos ito, 0.23. Pero ang laki ah. Kita ko sa inyo yung difference. 0.23, 0.25. Diba? Ang laki ng difference pero yung ohms niya konti lang. Kaya new coil 0.26 na kanina, 28 eh. Lakas din ah. Ayos din. Ayan, tignan natin in a week or 5 days. Tignan natin. 3 days later. Matamis pa rin. Ayan po, baligamit na po natin ng 6 days ngayon, pang 6 days na, kaya nakita na po natin ang flows at saka mga cons nito. Actually, itong unit po na to, walang kasamang manual yung binigay sa akin. As in, sample pack lang po. Walang pangalan, walang labeling. So, yung mga specs, wala. Pero, nag-research na lang po ako. Bali, yung battery po niya is 1,500 mAh. Tapos, yung capacity niya is 3.2 ml. Tapos, kasama niya yung dalawang OCC na 0.25. Ito pa yung isang okay dito. Itong OCC po niya, itong Geyser S na to, ang OCC niya is same sa boost. So, wala tayong problema kung halimbawa naubusan yung Vape X ng mga OCC. May makukuha po tayong boost. Pero ang difference lang po nila, ang kasama dito sa Geyser is 0.25 yung isa, yung sa Geyser. Tapos, same po yung sukat nila, as in same. 9.8, tapos sa labas niya 10 mm, as in same lang. Tapos tinignan ko ng mabuti anong difference nila, pati yung mga butas po dito, yung mga pasukan ng juice, parehas po yung laki. Ang difference lang po niya yung coil. Mas malaki yung coil ng kasama sa Geyser S compare sa boost natin. Mas maliit yung butas, dito mas malaki. Ayun lang, kaya siguro yung isa 0.4, yung isa 0.25. Tapos yung sa 0.25, mas maluwang po siya ng konti, as in sobrang konti lang. Ito po yung mga available na color na ilalabas nila. Tignan nyo. 50 watts din po siya, hanggang 50 watts compare sa mga boost. Boost Plus is 40 watts, pero gaya ng sinasabi ko dati, hindi naman ako nagsasagad talaga ng 50. Abangan nyo rin to, may lalabas din silang RTDA. Papakita ko yung picture. Ito ang difference sa OCC ng boost na gamit ko. Ginamit ko kasi both yung 0.25 na kasama at saka yung OCC ng Aegis boost. Ayun. Ang Aegis boost kasi marami rin compatibility sa mga ibang pad, kagaya ng ayun nga sa mga Aegis natin, boost, boost plus, pati yung Hero, same OCC po lahat yan. At saka meron din yung mga ibang pad na nag-adapt sila sa boost. Hindi ko na i-mention yun. Dito halos-halos pare-parehas yung lasa sa 0.4, pero kapag dito gagamitin sa Geyser, para sa akin, mas malasa yung kasama ng Geyser, yung 0.25. Yung 0.4 ng boost dito na linagay ko, sabi ko, ba't ganito yung lasa? Mas masarap pa tong boost kaysa yung boost din yung gamit ko naman dito, pero iba yung lasa.
siguro sa compatibility, siguro sa height nito, sa drip tip. Kasi iba yung lalim. Iba rin yung lalim ng yung sa mga pad ng bus. Ito yung isang nakita nating cons dito. Sa akin lang ha, para sa akin yung cons. Ito pala yung airflow niya, single airflow. Ang cons ito, slide lang po siya, slide. Kapag ini-slide natin, ito yung na-accidental ko eh. Napipindot ko yung firing, ito yung firing. Hawakan mo to, syempre, tutulak mo, di ba? Kaya minsan, kailangan hindi mo pa hawakan. Ayun, isang cons para sa akin yun. Pero wala siyang leak. Walang leak to. Ginamit ko na ng mag-one week na eh, pero walang leak. Slide lang din pabalik, tapos tatanungin ka ulit kung new coil. Ayan. Battery indicator po niya, yung 5 na line dyan. 5 dots or 6. Ano pa bang masasabi natin dito? Ayun, USB Type-C na rin po ito. Itong drip tip niya, 510. I think 510 to. Ang gamit ko po ngayon yung 0.4 ng para sa bus. Ayos naman nung una. Sobrang antagal bago nagkalasa. Mas malasa sa akin yung 0.25 na kasama niya talaga. Pero pangalawang araw ko ng OCC na 0.4, ayos naman. At saka nagustuhan ko dito, talagang kung 35 watts, 35 watts po siya. Na-test ko na rin po ito. Yung mga iba kasi kapag 35 watts, hindi naman lumalabas yung totoong 35 watts na power. Although 1,500 mAh yung battery, tumatagal po siya. Yun, overall review ko po dito, solid yung pagkagawa. Hindi siya mukhang cheap. Medyo mas mabigat ng konti sa ini-expect natin. Kasi yung tatay nito, yung Geyser, yung mas malaki, 21700 yung battery. Mas malaki nga yun, pero sobrang gaan. Ito mas mabigat kasi built-in po yung battery. As yung lalagyan na ng juice dito lang sa top. Hindi naman ako nagka-problema. Ayan, madaling kargahan, madaling isara. Hindi siya nagli-leak, hindi naman siya nag backflow. As ayun yung mga regular function niya, may puff reset. Hindi ko alam, hindi naman ganun ka-useful yung puff. Yung locking po niya ay sabay yung positive at saka negative. Pero hindi naglalock yung firing, bali yung wattage lang ang naglalock. Halos pare-parehas lang lahat. Ayun lang, wala naman masyadong fancy na function nito. Pero sa akin, panalo po siya. Ayan yung nakasulat sa likod. Designed by VapeX lang, tapos simpleng Geyser lang. Wala ka ng ibang makikitang markings. VapeX, same sa side. Ganun pa rin yung nauna dito. Single airflow, 510. Ayun. Ayos. Yung presyo nito, sakto lang, hindi ganun kamahal. Hindi ko pwede sabihin dito dahil magkakaiba yung presyo sa market. Hopefully dito sa shop natin, magkakaroon po tayo ng stocks. Ayun lang, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Kahit konti pa lang yung mga nakasubscribe natin, subukan po natin magpa-raffle. Kung yung mga ano yung mga ibibigay sa atin, paparaffle po natin. Tignan lang natin kung paano yung mga mechanics dahil bago pa lang tayo nag-YouTube, wala pa tayong alam. Ito lang po. Maraming salamat. Comment na lang below sa mga may gustong itanong sa akin kung ano pa yung mga gusto nating i-review. Comment nyo lang po doon. Subukan po nating hanapin kahit old model na mods, pads, atomizer. Subukan po natin lahat. Maraming salamat.